There are other witnesses po ano na kasama ko, and they also have tales to tell. And let me just recognize them. Arlene, Ellie, and Arsenia. Now, let me begin by being asked by an EU ambassador, what does a priest do with the victims? Ang tugon ko po dito, dalawang tanong niya, what does the priest do with the victims? What and how can this madness ever take place? Ang una kong sagot ay, sa SVD, tinuruan kami na hindi lang magbahagi at magpatutuo sa katotohanan. The word became flesh, and we seek the flesh and serve them in the flesh. The second was, I told the ambassador, for you to understand the drug war that took place from 2016 to 2022, you have to go back to Davao. And in that, I have a presentation. If it's ready, I'll briefly run through it as a guide, but not all. And doon sa Davao, there are testimonies. Oh, in my presentation... Father, keep your presentation within 5 minutes, kaya? Kaya po. Kaya. Sige, go ahead. Go ahead. Sige pa. And in this presentation, let me say that these are from fact statement made in public. Hindi ko po personal to, but these are all made in public. And the second would be facts from my own experience and encounter. Let me begin by what the former president uttered in the second, next slide, please. Following the death squad would be the statement, me, they are saying that I'm part of a death squad. True. That is very true. I'm just pointing a point. Followed by, next slide, please. The other slide. If you are doing an illegal activity in my city, if you are a criminal or a part of a syndicate that preys on the innocent people of the city, for as long as I am mayor, you are a legitimate target of assassin. At ito po ay pinatutuhanan ng sa susunod na slide ni Arthur Las Cañas, who said, and I quote, Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the southern hemisphere. End of quote. Another person na nagpatutuo po ay walang iba kundi si Edgar Matubato. Ang kanya pong winika ay, it was Mayor Duterte himself who recruited us. He was present when we were organized during a meeting at the Old Men Sang Hotel. He called us the Lambada Boys. Our work was to kill and only to kill. At the start of the Lambada Boys, actual killing served as our training to kill people who were defenseless and who were caught unaware. This is the Davao template. And moving forward, during, and just to sum it from the records made in public, meron po 1,000 hanggang, or at least 1,000 ang namatay sa 1998 to 2008. Moving forward, what did we discover in the DDS template? Let me provide 4 elements sa nakita ko, nakita ng mga testigo. And these 4 elements in the next slide would present to us, meron nakikitang shabu, 1 hanggang 3 sachet, kapiraso lang, hindi pang mayaman, panggamit at pambenta para maitawid ang pamilya. Hindi ko po sinasang-ayunan ang mga adik sa dahilang 15 taon din akong gumamit. At kaya ko po pinasok ang ganitong pagtatanggol sa mga inakasuhan na adik, naniniwala ko may pag-asa sila. Hindi dapat paslangin o pasabugin ang bungo. Pangalawang bagay na nakikita ay ang revolver. Meron mga patunay na ang revolver ay tampered.
ang revolver ay ginamit na 3 beses sa iba't ibang crime scene. Short of saying, recycled. Ang katawan ni Jonas sa susunod na slide, pangalan niya po, Jesus Jonas. Ito po ay nakita noong October 8, 2016. Ang sabi, as always, palaging sinasabi, ng laban. At kung titignan natin sa pangalawa at susunod na slide pa, nariyan po ang pulis, ngunit kapansin-pansin sa susunod na slide na merong handcuff marks. May handcuff marks at ang kanya mga daliri ay bali-bali na. Tanong lang simple, paano siya nakabulot at pumutok? Sa unang araw ng pagiging pangulo ng dating presidente, 39 po ang patay. Sa susunod na slide, bukod ito po si Gilbert, masabi ko lang, Barker, pinatay habang nagtatrabaho. Sa first 100 days, in the next slide, we will see that there are at least 3,600 killed as part of the so-called accomplishment. The following slide would give us better numbers or more gruesome numbers. 39 killed on July 1. The number of daily killings averaged or peaked at 49 on what we have called a one-time big time. 33 was the average number of killed. There were 122 children, sinasabing collateral damage daw. 58 killed in a day and in 3 days. And let me just say, given this carnage and along with death appalling statements instructing police to kill, this points to one thing. There is a mad killer or killers at the loose. If this is not addressed, then we are doomed. Father, when, Father, your 5 minutes are up. So okay. 1 minute. Can you wind? Yes, 1 minute. Okay. Go ahead. Micah was killed, 3 years old. And ang kalungkot-lungkot na nabanggit ng ating ginagalang na senator, shit happens. Aldrin Pineda, ang tanong niya, bakit ako binaril ni Omar? And in the last 30 seconds, let me present sa 312 na sinabi ni Randy De Los Santos, nung lumalago na po ang programa ng 200, naggawa ko ng munting katanungan, ilan ang nagdodroga? Ang sagot nila, 120. Ibig sabihin, merong 80 ang walang kinalaman sa droga. Inosente. Ang sunod kong tanong sa kanila, sino ang nagdodroga nung pinaslang o pinatay sila ng pulis o civilian pulis? Wala po nagdodroga sa amin nung pinatay sila. Ang isa pang magic number, 0. Sa kanilang salaysay, hanggang sa ngayon, ipaglalaban nila, walang pinaslang. Sino po ang mga principal? Alamin noon natin sa quad hearing. If I may just share. Is that, Father? What is that? The list of sige, go ahead. Members sige. That we have. Members ninyo ng programa? Apa? Programa Paglihok? 329 names. Pinaslang lahat. Mm-hmm. Lahat ay may affidavit. Mm-hmm. Lahat ay pwede magpatutuo. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. At ngayon ay naghihikahos, ngunit lumalaban ang hangad katarungan sa bansang makadiyos. Hindi dapat palakpakan ang pumapatay. Dapat ito kinakalinga at hinihilom. Marami po salamat. Thank you. Father, ganito. Kaya kayo maraming alam sa issue na ito kasi kayo ang nagpapatakbo ng programa, anong name? Program Paghilom po. Program Paghilom. At dahil sa ikaw nagpapatakbo niyan, ano yung interaction mo? Doon sa 312 families o sa 200 families?
Both po. How many families ngayon ka-interaction mo? We have 312 families. 312 families yung ka-interaction mo. Kasi yes, namatayan po sila lahat. Yun po. Yes po. That's why doon nakabase lahat itong sinabi nyo. And that is in coordination with Randy De Los Santos being my field kasi, coordinator. Kasi si Kian is one of the 312 na nakalista. Yes, sige po. So, definitely organized na yung data ninyo. Tama? Yes po. Apo. So, can the committee request for your organized data? We will, upon checking po with our lawyers, apo, what we could share and what is highly confidential for their safety. Ano okay, sa tanong sa marami na tanong. Inaano ko lang yung itong nilalagay ko lang sa context yung bakit tinawag natin si Father Flavi as a witness. Oh, kasi although hindi siya namatayan, hindi siya ano, but 312 families ang inaruga nung kanyang organization na program paghilom at meron kang personal interaction with them. Okay, sige. Salamat. And then meron kang sinabi na, sabi mo, Senador, na sabi, shit happened. Sino yun? Are you referring to? Yung po yung nabanggit ni si Senator Go nung namatay si Micah. So, Senator Go? Sorry. Senator, my apologies. Senator Bato? De La Rosa. Oh, sige, as a matter of right, the Senator can react if he wants to. Yes, Mr. Chair, thank you. I just would like to put in context. Paano ko sinabing shit happens? Indeed, I said that. Shit happens. Because sa amin sa police, sa military, during operations, when you don't have complete control of the operational environment, you expect shit happens. Yun nga, nangyari nga. Namatay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang for us, shit happens. Nangyari yun. So what's the fuss? What's the fuss about blaming ourselves for... Sinabi ko, talaga nangyari. Hindi perfect yung operation. Hindi mo kontrolado ang environment. May tinamaan na bata. So anong tawag ko dyan? Perfection happens? There's no perfect operations. Sometimes shit happens. That's what I said. But that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Ang problema lang sa inyo, Father, you are trying to capitalize my words for propaganda purposes. That's very bad, Father. Masama po yan. Huwag niyong gamitin, you do not take the word out of context para i-propagandize yung isang issue. Ako, sinabi ko shit happens because I'm blaming myself as the chief PNP. Nangyari yung nang hindi dapat nangyari. Namatay yung bata, tinamaan. Really, shit happens. Pero, when the media presented it, when the media articulated it in their papers, wow, iba na. Bato is demonyo na. Na yung bata parang masaya pa dahil lang namatay yung bata. Mali po yun, Mr. Chair. So, matanong ko lang si Father, when you said that you use drugs for 15 years. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, at bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Father, ako sagutin niyo. Ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. How old were you? 2006? 31 ho. 31? So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na siya mo? Meron po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse? That's good. I congratulate you for reforming your life. Salamat and being po a good example, I congratulate you. You are a good example to this community. Salamat po, Mr. Chair. Pero hindi po ako gumagawa at nagfa-fabricate o pinapalobo. When you said that you do not intend to hurt the feelings of the bereaved, by the word itself, you already did. Salamat po, Mr. Chair. Well, depende sa inyo yan. That's subjective, Mr. Chair. Kasi sa akin, when I see shit happens, that's for us to blame ourselves. That shit happens.
That is not intended for the people or the victim. Can we contextualize? Aminado naman si Sento Bato, konektado ito sa one-year-old na namatay, kaya kayo napasalitang shit happened. Yes, Mr. Chair. Three-year-old. Ilan? Mr. Chair, three-year-old. 3 years old daw. Na nangangarap din okay. Maging police. Yeah. Sige, Father, ikaw familiar sa what happened doon sa 3 years old na namatay? Sige nga, so that we will see the... Sa pagkaalala ko po ay, ito po ay isang police operation at ang hinuhuli nila yung anak, ay yung tatay, at dahil dito ay... nadamay po yung anak, ano? Nadamay yung anak at namatay yung anak. I wouldn't want to give any. Saan po yun? I wouldn't want to give any. Place and then date and then sa incidenting yun, yung 3 years old lang ang namatay. Kasama po yung ama, Mr. Chair. Kasama ang ama. That is the context, ha? Yan yung context, ha, na nangyari ito. Yes, Mr. Chair, wala naman talagang pulis gustong pumatay ng bata. Kaya nga sabi ko, shit happens. Tinamaan yung bata sa crossfire. Kaya nga, nangyari yun. Father, sa investigation ninyo, official police operation yon, na-confirm na din nyo sa HQ? It was po. Kaya okay, may mga pangalan ng operatives. I think meron po, Mr. Chair, and ayaw kasi mag-appear po nung... Paki-organize na lang po yung data kasi isa na yan sa napag-usapan natin ngayon. We are interested in that police operation na may 3-year-old na namatay. Yes, kasama po. Ng kanyang papa siguro, papa? Yes, kasama po. Papa. Oh, sige. Mr. Chair, na-autopsy rin po ni Dr. Raquel Fortun ng bata. So she can objectively provide the truth in this committee. Salamat po. Yeah, Mr. Chair. Another question. Yung inimbestigahan ninyo, Father, ng mga kaso, marami yun, sinabi mo. And you have evidences. Meron kayong proof na sabi mo po nga, binalian ang kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? Ilan na pong kaso na file ninyo? Can I respond, Mr. Chair? Respond to the best of your ability. Okay. Pero hindi naman, I don't think it's responsibility ninyo to file the cases. Pero yeah, precisely. The Mr. Chair, but since concern siya, advokasya niya yan, he should see to it that justice must be served to these victims. Hindi po ba mas responsibility ng polisya? Responsibility nga ng polis, Mr. Chair, pero sila nag-imbestiga, he's provided. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapile yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Nagsasabi siyang ganun. Hindi pala siya interested na makuha ang justisya. Hindi niya pinaluap sa polis kung nakasuhan na itong mga gago na ito. Because I want justice to be served. Lalong-lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa akong maging pare kung tutuusin. Kasi gusto ko talaga, kung if I have the goods, I have the evidence, as you showed that a while ago, bali-bali na, halatang binugbog muna bago pinatay eh. Di ba? So you showed the pinaluap mo sana yun, napail yung kaso. Kung hindi mo pinaluap, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. Mr. Chair. Brief interjection lang. May expression kanina na what's the fuss? I think dahil lahat tayo, lahat around the table, ayaw nga natin na may nangyayaring ganito na may batang nagko-crossfire. And a good number of us, ayaw din natin ang buong sitwasyong ito na nagkaroon ng EJ case, nagkaroon ng war on drugs. And secondly, Mr. Chair, for the record, ilang beses na rin nagkaroon ng pagdududa sa motibo ni Father Flavi sa pagharap sa ating komite. I think na he doesn't deserve that dahil pinepresume po ng ating komite na all our resource persons humaharap sa atin in good faith. So kung maaari ko lang i-make of record yan, Mr. Chair, na buong loob akong nananalig sa good faith ni Father Flavi sa pagharap sa atin at pagpresenta
nung karanasan at ebidensya na meron ang Project Paghilom. For the record, Mr. Chair. Father, you don't mind being asked these hard questions naman, di ba? No, except that I... Okay, answer to the best of your ability. Salamat po. And Mr. Chair, I would like to acknowledge the intervention of Senator Riza. Hindi po uso at hindi po nasa bokabularyo ko ang pagbobloat ng katotohanan at pagpapropaganda. Ito po ay ginawa ko sapagkat bago pa magkaroon ng patayan sa nagdaang administrasyon, meron na tayong isang lugar kung saan tinatawag na Kalinga, nagpapaligo, nagpapaaral, at meron pa kang unrise ang mga homeless. 2015. But when 2016 started and came in, dahil ang pinatay mostly are breadwinners, I was already thinking in advance na ang mga naiwan na pamilya, kapag hindi natulungan dahil breadwinners ang namatay, they will also end up in the streets. So to address that issue, we created Program Paghilom to help provide the core competence of psycho-spiritual interventions. Yun po ang hugis ng hustisya na nais namin ipaabot. Let us take note that justice has different facades. Isa lang po ang korte, o ultimate ang korte. But being able to rise up in the morning para magtrabaho, ang anak kahit kandila magsulat at mag-aral mabuti, para sa akin, katarungan na po yun. Hugis po ng katarungan yun. Now, to address the cases, there are cases that are being addressed. There are cases that have fallen into our hands and they are ongoing. I will not outline it here, but submit the records. Second, if there are really cases of Danlaban, let me now throw this question. Di ba ho, sa investigasyon, sa crime scene, ang isang pinepreserve po dyan ay yung barrel na ginamit. 6,000 po daw ang Danlaban. So dapat merong 6,000 barrel with corresponding documents. One way to let the public know that the war on drugs was real and true to its word, let us see the 6,000 handguns. That's a question po. Yeah, Mr. Chair. Salamat po. If I may, I hope in the next hearing, we can invite the Director of Forensic Service of the PNP para mailatag niya yung whereabouts nitong mga lahat ng mga ebidensya na na-recover. And for the record, Mr. Chair, I just would like to parating kay Father na I appreciate what you're doing, Father. Thank you for what you are doing. Pasensya ka na kung sinabi ko na kung hindi ka nakapag-file ng kaso, parang you limit yourself to propaganda. But then again, you said na may nakapile kayong kaso. And I encourage you, please, file kayo ng kaso. Kasi kawawa talaga yung namatay. Mag-file kayo ng kaso. I am one with you in seeking for justice to these victims. File nyo na kaso. Salamat ho at madami pong kaso na hinahablan na po. Salamat. Thank you, Father. Salamat, Mr. Chair. Before I recognize Senator Risa, can we ask Attorney Dulay to sit here with us? He's the Inspector General of the IAS, para just in case. Yes, go ahead, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. One follow-up question kay Father Flavi. Father, dun sa pagkamatay ni Mika at yung ama niya, kinonfirm ba ni Doktora Fortune na talagang nagkaroon ng shootout dun sa pagkamatay ng dalawang, yung mag-ama? Mr. Chair, Senator Riza referring to itong dalawa po. I think na confirm niya po. I hope I'm right, but please don't quote me. Pero alam ko po na autopsy po ni Dr. Raquel. Salamat, Father. So, Mr. Chair, kung maaaring maimbita din po sa susunod na hearing si Doktora Fortune. Ayun, sister. Salamat. Nakaplano na po yan. Nakaplano na po. Pero doon po kay Kian, yung bata na sinabi mo,
Yung bata na sabi mo na discover ni Doktora Fortuna na may gunshot wound. Yes, hindi na yata disputed yun na ang cause of death ng bata was a gunshot wound. Tama? Yes po. Okay, so at least klaro po. Senator Tolentino, I think, wants to ask... Father, maganda tanghali po, Mayang Ulto. Binanggit mo kanina na marami kang senior na mga pangalan, although malayo dito, hindi naman namin mabasa. But you mentioned the words highly confidential. Parang hindi ba lumalabas na yung pagsishare mo ng information would be selective, subjective? Paano po ito? Saan ang hangganan na ito? Kung ano lang yung gusto niyong ibigay o... Kasi ang gustong patunguhan ng committee ito, ng hearing, ay malaman nga kung ano yan. Pero kung yes, magbibigay kayo ng konti, mag-withhold kayo, paano po yon? Salamat po, Mr. Chair. Nung sinabi kong highly confidential, unang-una po ay meron po sila kanya-kanyang mga abogado. And I believe that there is also a proper forum kung saan ito po ay lilitisin bukod po dito sa ating magiting na house. So, yun po yung context ng highly confidential. If we could and only we could give it all, we would upon their approval po, Mr. Chair.